Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, alam ba ninyo kung sino ang mga pamilya ng Allah? Sino ang mga pamilya ng Allah sa mga tao? Sa wikang Arabi kay Ahlullah, talagang mga nagwagi ang mga taong ito na kung saan ay nakadikit sa pangalan ng Allah. Parang Baytullah, Ahlullah, ang Baytullah, bahay ng Allah. Tingnan ninyo mga kapatid, Ahlullah, isa sa tanda na talagang nagwagi at napakahalaga ang katangian ng mga taong ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinutukoy natin mga kapatid ay sila yung mga tao ng Quran, mga tao na nagsisikap na may sa ulo ang mga sura, ang mga talata ng banal na Quran, mga taong mga nagsisikap na mabasa ang banal na Quran, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Sapagkat ang Quran ay tinatawag sa wikang Arabic na Hablullahil Matin. Ito ay isang lubid ng Allah subhanahu wa ta'ala na sulid. Napakatibay, mga kapatid. Sino mang magsaulo nito, sino mang magbasa nito, at isabuhay ito, ay talagang siya ang nagwagi dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kung titingnan natin ang isang naisalaysay ni Anas bin Malik, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, "Inna lillahi ahlina minan nas." Katotohanan na mayroong mga pamilya ang Allah mula sa mga tao. Qalu, ya Rasulullah, man hum? Ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay nagtanong sila kay Propeta. Nagtanong sila, gusto nila malaman, sinabi nila, usugo ng Allah, sino po ba sila? Qala hum ahlul Quran, ahlullahi wa khasatu. Sinabi niya, hum ahlul Quran, sila yung mga ahlul Quran, people of the Quran, mga tao ng Quran, mga tao, mga nagsisikap na may sa ulo ang Quran, ang mga sura, ang mga talata ng banal na Quran, mga tao nagsisikap na basahin ang Quran, hum ahlul Quran, ahlullahi wa khasatu, mga pamilya ng Allah, mga tao ng Allah at exclusive sa kanya. Exclusive, ano ibig sabihin nito mga kapatid? Awliya Allah, mga kapanalig ng Allah, mga tagapagtangkilik ng Allah. Tingnan ninyo mga kapatid, exclusive na sila yung mga taong pakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid, ano ang advice sa atin? Sikapin natin na kahit papaano ay makapagsaulo ng mga sura, mga talata sa banal na Quran. Minsan ay magtatanong ang bawat isa sa atin, paano ko maisasaulo ang banal na Quran? Ni pagbasa, hindi ko nababasa. O nahihirapan ako magbasa. Pero hindi ba natin naitanong sa ating mga sarili? Gaano na ba tayo katagal sa Islam? At hanggang ngayon ay ang problema natin ay
hindi natin nababasa ang banal na Quran, ipinanganak tayo na Muslim. Lumaki tayo na Muslim. Ilang taon na tayo lumakad sa Islam. Pero hanggang ngayon pa ba ay ito pa rin ang problema natin? Sa dami-daming mga problema na hindi man lang natin binigyan ng pagkakataon, oras, panahon ang ating mga sarili na mabasa ang banal na Quran. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kung tayo man ay nahihirapan dahil bago lang tayo nag-aral, bago lang tayo yumakap sa Islam, mga kapatid, huwag tayong mag-alala, huwag tayong mawala ng pag-asa, huwag tayong malungkot dahil may dalawang gantimpala ang naghihintay sa atin. Kung ang mga taong magaling mag-memorize, magsauno, magbasa ng banal na Quran, ay sila ay mayroong malaking gantimpala, ay mayroon din tayong malaking gantimpala, bagkus dalawang gantimpala, dahil sa ating paghihirap sa pagbasa ng Quran. Sa isang naisalaysay ni Aisha, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-mahiru bil-Quran ma'as-safaratil kiramil barara. Ang taong mahusay sa Quran, mahusay sa pagsauno ng banal na Quran, mahusay sa pagbasa ng banal na Quran, ay kasama ng mga anghel. Mga anghel, mga suho na mga mararangal, ma'as-safaratil kiramil barara, mga mararangal at mga masusunurin, sumusunod. Ang karugtong nito, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alayhi shaqqun lahu ajran. At yung taong magbasa ng Quran, o nagbabasa ng Quran, wa yatata'ta'u fihi, nauutal-utal dito, siya ay nauutal-utal sa kanyang pagbasa ng Quran, yataraddadu fi qira'atihi, paulit-ulit siya sa kanyang pagbasa dahil sa mahina, dahil sa siya ay nahihirapan, wa huwa alayhi shaq, dahil ito ay mahirap para sa kanya. Halimbawa, bago lang siya, bago lang natuto magbasa, nahihirapan siya. Yatatak-tak, nauutal-utal. Paulit-ulit niyang binibigkas at hindi pa rin niya makuha-kuha. Anong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lahu ajran. Pagkakalooban siya ng dalawang gantimpala. Tingnan ninyo mga kapatid, dalawang gantimpala. Ajrun biqira'atihi wa ajrun bitata'tu'ihi fi tilawatihi. Isang gantimpala ay mismo gantimpala ng kanyang pagbasa. Gantimpala ng pagbasa ng Quran. Na ang isang harf, ang isang letter, 10 kabutihan, 10 gantimpala ipagkakaloob ng Allah hanggang sa ito ay dubli-dublihin pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang gantimpala niya ay gantimpala niya sa kanyang pag-uutal-utal sa pagbasa ng Quran, sa kanyang paulit-ulit na pagbigkas ng mga talata sa banal na Quran. Dahil siya ay, ibig sabihin, ay nahihirapan. Diba napakagandang balita mga kapatid? Magandang balita sa mga taong bihasa, mahusay sa pag-memorize, pagbasa ng banal na Quran, at magandang balita rin sa mga taong hindi bihasa, hindi mahusay sa pag-memorize o sa pagbasa ng banal na Quran. At sila ay, ibig sabihin, paulit-ulit sa kanilang pagbigkas at hindi pa rin nila
na kukuha mabuti ang tamang pagbigkas ng ibig sabihin ay banal na Quran. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilang taon na tayo yumakap sa Islam, pero bakit hindi natin binibigyan ang ating mga sarili? Nung bago pa lang tayo yumakap sa Islam, sasabihin natin, nahihirapan ako. Nahihirapan ako magbasa. Nahihirapan ako magbigkas ng Suratul Fatiha. Dalawang taon na, tatlong taon na, umabot na ng 10 taon. Hanggang ngayon ay pati Suratul Fatiha ay hindi pa rin nabibigkas. Mabuti. Hindi ba tayo ang nagkukulang? Mismo sarili natin ang nagkukulang. O ang mga ulama natin, ang mga ustaz natin, wala bang nagtuturo sa atin? Wala bang nag-imbita sa atin para matuto bumasa ng banal na Quran, mga kapatid na nananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alalahanin natin na temporary lamang tayo dito sa mundo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Hindi ba natin naisip na kung hanggang ngayon, ilang taon, 10 taon, mahigit, hindi tayo makakabasa ng Quran? Hindi ba natin naisip na ang mga anak natin ay baka maging katulad din natin, na hindi rin marunong bumasa ng banal na Quran? Dahil kung makikita ng mga anak natin na tayo ay magaling na sa pagbasa ng Quran, mapupursigi tayo na matuturuan natin ang ating mga anak. Pero paano natin sila matuturuan? Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, makikita natin ang isang talata na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kabilang sa kagandahan, biyaya ng banal na Quran, mga kapatid, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Tinawag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang sangkatauhan. Ya ayyuhan nas, o sangkatauhan, o sangkatauhan, qad ja'atkum mawa'izatun min rabbikum, katiyakan na dumating sa inyo ang isang mabuting pangaral, ang isang aklat, ang banal na Quran, min Rabbikum, mula sa inyo Panginoon, wa shifa'un lima fis sudur, at isang gamot sa anumang mga sakit ng dibdib, mga sakit na kamangmangan, mga sakit na pagalinlangan, o ano mang mga sakit dito sa ating dibdib, dito sa ating puso. Wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin, at isang patnubay sa sino mang magsasabuhay nito, sino mang sumunod nito. Wa rahma, at isang awa, bilang awa lil mu'minin, awa, biyaya para sa mga taong mga ibig sabihin ay mananampalataya. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, si Amr ibn al-As, kalugdan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay sinabi niya, kullu ayatin fil Qur'ani darajatun fil Jannah wa misbahun fi buyutikum. Bawat isang talata sa banal na Qur'an ay isang antas sa paraiso. At ito ay ilaw, misbahun fi buyutikum, ilaw sa inyong mga tahanan, sa inyong mga bahay. Biruin natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kung mawalan tayo ng ilaw, eh madilim, malaking problema. Malaking problema sa loob ng ating bahay. Aalis tayo, hindi tayo titira kasi walang ilaw. Pero sa palagay natin, kung mawala ang banal na Quran, anong tinutukoy dito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Hindi lamang yung ilalagay yung Quran sa loob ng bahay. Anin mo naman yung paglalagay mo ng maraming mga Quran kung hindi mo naman nababasa ito. Ayatun fil Quran,
isang aya sa banal na Quran. Magbasa ng isang aya, antas, darajatum fil janna, antas sa paraiso, sa kabilang buhay, wa misbahun fi buyutikum, at ilaw sa, ibig sabihin, inyong mga bahay. Magiging maliwanag ang lahat at mawawala ang anumang mga ibig sabihin ay problema. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.